Oh, hello mga kapambans. So, update tayo ngayon regarding this game, Pixels. Grabe itong Pixels ngayon. Ang daming pumaldo dito, mga lods. So, yan. Just recently, updated ang Pixels. So, meron nga in 24 hours, ililist na to ang Pixels natin, yung token na Pixels sa Binance. So, meron yung anong update. So, ngayon, hindi nyo ma-open yung mismong game kasi nakalagay dito, server update. And bakit nga may server update? Siyempre, pupuntahan natin yung ating mga FAQ. So, ito yung FAQ ngayon sa Pixels. Ito yung mga nangyayari ngayon sa Pixels. Bakit daw hindi mabuksan yung game? Why is the game down? Kasi in-update na yung server. So, magkakaroon ng palitan. So, magkakaroon ng palitan yung Pixels, yung mga berries natin. I-convert dun sa Pixels na token. And then, yung ano, bakit daw? Why are we transitioning yung berry? Siyempre, yung berry mawawala eh, no? Yung berry mawawala. Pero mako-convert siya into pixel. Kaya maraming mangyayaring pagbabago dito sa laro na to. So yung mga may berry sa labas, pwede pa rin na yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari doon sa labas ng ano, yung mga may hold ng berry, napakagandang ano opportunity. And yung mga may berry naman sa loob ng game, ng in-game, automatically it will be exchanged 1000 berry for 7.61 na pixel ang conversion niyan, mga lods. So compute niyo na lang kung magkano yan aabutin niya, pero more or less ang nakikita siguro ng mga ano dito, ng mga whales, ng mga investor dito is malaking opportunity itong pixel na to kasi ang laki ng magiging value niyan. Kung 1000 berry is equal to 7.61, compute na lang, do the math mga lods, mga nasa 100 or 50 200 ang value ng pixel. 1 pixel is nasa ganun ang value. So eto ngayon, yung mga nasa labas siyempre magkakaroon pa rin sila ng exchange diyan, pero yun nga sabi nila every 72 hours, liliit ng liliit yung conversion ng berry to pixel. Kaya yung mga iba, at tingin ko ang ginagawa nila ngayon is naghahakot, nagbobodega na ng mga berry para i-convert nila yan. Iba, ililipat nila yan dito sa in-game para magkaroon sila ng pixel token. Eto, how do I play pixels without berry? So ngayon, yung pixel naman, so syempre ang ginagamit natin doon na currency, in-game currency is yung berry. Pero mapapalitan na siya nung tinatawag nilang coins. So coins na yung magiging ano natin, in-game currency. Yung in-game currency na coins is off-chain to ha. So wala to sa ano, hindi to pwedeng ilabas sa loob ng game. So ang malilalabas lang natin sa game is yung pixel, which is yun yung kapalit nung berry. So how will the game be until TGE? Sabi dito yun nga, after nung updates, magkakaroon sila ng ayos pag-ayos na sa economy nila. So yan. Marketplace trading will still be available. Nakalagay naman dito yan. Players will no longer be able to sell items dun sa NPC. NPC pati si ano, si Hazel. So di ba ginagawa natin, nagbebenta tayo ng mga na-craft natin or yung mga na-farm natin, binibenta natin kay Hazel. So wala na yun, di na yun mangyayari. Hindi tayo makakapagbenta kay Hazel. Pero yung marketplace will still be available. Medyo bababaan nila yung reputation na requirement pagdating sa marketplace kasi bago matapos yung ano natin, bago magkaroon ng update, I think 2,000 yung requirements. Pero ngayon, gagawin na lang nila 1,200. Then player-to-player trading reputation will still remain. So yung player-to-player, and eto nga sabi nila yung sa community, yung mga may ano, yung mga may parties saka mayroong mga guilds. Yun yung mga bibigyan nila ng some exciting events. So what about berry and liquidity provider? Sabi dito yung mga LPs can deposit berry into the game via dashboard. So yung mga ano, pwede nilang i-convert yun, kakaroon ng conversion yan just like any other berry holder. So how long will the game be down? Eto sabi dito only a few hours, pero sabi hop on to Discord to check. So pupunta tayo ng Discord, check natin what's happening. Let's go. So, eto nga. So, kanina lang to, 11 o'clock. May announcement nga dyan si Luke. Sabi nga niya, yun nga, magkakaroon ng launching ng berry dun sa Binance. So, medyo excited yung mga tao dyan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung mga naging resulta niya pagdating sa market. Eto naman, nakita naman dito na eto yung nandun din sa FAQs. These are all in the FAQs. Eto nga, sabi dito, the exchange rate of berry to pixel will decrease after 72 hours. So better na deposit nyo na yung berry nyo sooner pag nag-up na siguro yung game,
i-ano na yan, ipapasok nyo na yan ulit sa game, tapos i-convert nyo yan to pixels. Then, another update coming from Luke. Medyo natagalan kasi di ba parang dapat mga 1 to 2 hours, pero sabi daw still need another hour or 2 to open yung Berry Exchange to acquire pixels. Tapos yun nga, yung mga nanalo doon sa play to airdrop, I think yun yung isa pa na kailangan nilang ayusin. Kasi sabi dito yung play to airdrop allocations, bukas na yata i-announce yan. Yung mga nag-join ng play to airdrop, yung mga nasa leaderboard syempre, paano yung magiging hatian nila dun sa pixels, yung mga yung reward nila. So, wala namang mangyaring problema dun. Then, as promised, sabi nga dito is, ang concern pa rin nila is yun sa community, best interest ng community. Alright, so yan yung update. And, anong naging epekto nito sa market? So, tingnan natin kung ano naging epekto nito sa market. So, dahil dyan, ito yung naging epekto niyan. So, sa market, ito yung naging nangyari. Kung mapapansin nyo, tulog tong Berry for ilang months to. So, pag tinignan mo dito yan, tulog yan. So, for the past couple of months, tulog yan. So, nagsimula lang yan noong November, pero nasa 0.12. Natulog yan for ilang months. Nasa, naglalaro lang yan 0.05 hanggang 0.03. But because of the update, because of the listing ng pixels sa Binance na mangyayari ng February 19, eto na ngayon yung nangyayari. So, in 24 hours, biglang pumalo ng ganun. Nag times 2 ang ating Berry from 0.3 naging point ano na nga ngayon no, nasa 0.9 na ba ngayon, so parang times 3 na no, parang times 3 ang nangyari diyan sa ano, sa Berry. So yung mga may hold ng Berry sa labas ng ano, sa labas ng game, kasi yung mga Berry na naipit do sa game in game hindi nila yun malalabas kasi naka server update, pero yung mga may hold ng Berry outside of the game, yung mga nasa wallet nakatenga doon naghahantay, pwede nila ipalit yung kasi sigurado maraming mag-aabang nun. Kasi ang iniisip naman ng mga investor is, biling ko na lahat ng Berry nyo, pagdating nung, ano, nung trading ng Berry to Pixel, papasok ko sa game and mas malaki yung kikitain ko. Kung sabihin natin mag-invest ako dito for couple of millions, pagbalik naman nung sa akin dun sa Berry and once na listed na siya sa Binance ng Pixel, baka mag-triple or mag-times 10 yung pera nila. So yun yung ginagawa nila dito. Kaya nililimas nila yung laman ng Berry sa market ngayon. So mga may pera, syempre magawa niyan, bibili at bibili ng mga Berry yan as much as possible kung kayang bilhin lahat. Tapos ipapasok nila sa in-game para ma-convert into pixel. Once the pixel is up and na-list sa Binance, dun na magkakaalaman kung magkano yung magiging palduhan nila dun. So sa Binance. So sa Binance, makikita natin February 19 yung ano niya, pero it will be launched sa Binance in 24 hours. So once na na-launch na yung sa Binance, then makikita na yung ano doon, magiging active na yung token and pwede na kayong mag-farm or mag-earn ng Berry ay ng pixel. So yan yung mga kaganapan ngayon sa pixel. Maraming excited about this one. I'm sure maraming pumaldo dito. Kasi yung mga may hold ng Berry simula kanina after nung update, pwede kang opportunity is either ibenta mo na yung mga berries mo, sell it times 3, 'di ba? Times 2, paldo na 'yan. And ang iniisip naman ng iba, ng mas malalaking investor is sige, kunin ko na 'yan. And then wait for the pixel to be in Binance, tapos lahat naman ng Berry ko ngayon, i-convert ko sa pixels and see how much I can earn more pag lumabas na 'yung pixel na token. So that's it. Medyo exciting ano ang mga kaganapan dito sa pixels. I'm still looking forward sa magiging updates sa game. I love this game. I've been playing this game for 1 month now kasi nag-start ako nito January 8. February 8 is my monthsary. And nag-enjoy naman ako sa paglaro nitong pixels. Hopefully, yung tokenomics, yung mangyayari sa economy niya is it will also benefit yung mga players, not just yung mga whales or yung mga investors. Yun lang ang ano ko dyan. So, sana huwag masira yung game because of the economy. Sana mas magtuloy-tuloy lang yung pag-ano, develop ng game. So that's it for this video. Thank you for watching. Bye-bye.